It's a Friday. The stories that are the headlines, the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Edlin Gao. And he's Manny Mugato. Hello! Parang huwag kulang. Tapos hindi nakita, may kasama natin si Javier. Si Javier Francisco. Pero may kasama natin si Javier Francisco. The huwag po team, the notorious infamous huwag po team. Okay, good to have you on board. Yes, magandang Mr. hapon. Mr. Sandman. Sorry. Talaglag ka na pero po. There you go. And today, February 2, mga kasama, inyo ako. Ako po si Manny Mugato. Yeah. Okay. And for those of you who are not yet familiar, those of you who have just tuned in today, Star Conference is a program that we have based on what we do in the newsrooms every day. Yes. Which is basically twice a day. Story conference. Ibig sabihin, yan yung parang kung saan nagpupulong-pulong yung mga editor at pinag-uusapan kung ano yung hapunan. Ay, yung, kung ano yung malalaking storya. Yan. Kung ano yung dapat tabahan na ano story or top story. Na headline. Ano yung angulo. Ano yung dapat nakangat. Ano at sino dapat ipursu. Sino hahabulin mo. Sino interviewin. At sino papagalitan mo sa mga reporter. Sino nabukulan. Sino nabukulan. O nakuriente. That yeah, is worse. Anyway, so that's what this program is all about. It's about your editors talking about the big stories for the day and trying to put together, make sense out of everything. Yes. Out of all the data, all the details, all the interviews and all the information that we're deluged with every single day. Oh, so in short, we give the directions. Mm-hmm. Yeah. And the instructions. Yeah. Well, to the reporters. Yeah. Yeah. And dito nabubuo yung magiging programa mamaya o yung diary bukas. Yes. Okay, so that's it. That's a story conference program. That's what it's all about. In the meantime, here are some of our top stories on One News. The Philippines is set to join the submarine club, hindi po sandwich, in Southeast Asia. This is after President Bongbong Marcos approved the 2 trillion peso revised third horizon of the military's modernization program. The AFP says the upgrade would boost the country's maritime claim in the South China Sea. Senator Cynthia Villar says the rift between President Marcos and his predecessor Rodrigo Duterte will have a negative impact on the economy. She believes investors may back out if they see that there is political chaos in the country. And Senator Amy Marcos is in Davao City to preside over the investigation on the alleged signature buying there. She will also look into other misleading claims in the People's Initiative campaign. Marcos is the chairman of the Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Okay, and well, for our big story today, or one of our big stories today, we're talking about security issues and our preparations for our modernization program. Yes, I believe the Defense Department is set to buy 2 diesel electric submarines, no, to boost the country's capability, especially in our claims in the South China Sea. No? Yeah, that's going to be very interesting. Huh? I mean, imagine for the first time we would have potentially our own submarine. Yes, and the Philippines is the only major Southeast Asian country that has no submarine platform. No, kasi yung Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam have submarines, no? Well, ang ano lang natin, mga electric diesel, hindi pwedeng nuclear submarine. Only the US has nuclear submarine. And also China. And you know, it's significant for some of you may not know, but it's significant for a lot of the smaller countries to have a submarine of sorts. Kasi if you cannot afford a huge fleet, you have a submarine. Yes. And kahit pa parang medyo, not naman balances it, but evens out the odds. Eh. It gives an advantage, no? Especially if you have a submarine, siyempre yung kalaban mo, ibang uhula, nasa kaya yung submarine niya? Baka tamaan tayo ng bigla, di ba? Mm-hmm. So, at the same time, it projects power beyond our shores, and it's a way of sea
denial, no, sa ating mga kalaban. And the Third Horizon Modernization Program of the Armed Forces of the Philippines focuses on area anti-access and area denial, yung A2AD capability ng military, no, para hindi agad makalapit sa ating shores ang mga kalaban kung may lulusob man. Mm-hmm. Yeah. You might say it's a relatively low cost, high impact kind of a weapon, eh. Okay. Well, not really low cost, pero relatively speaking, it's mahal yan. It's relatively speaking, it's lower cost in terms of the impact on for example your enemy. Yes, oo. Kasi ang budget ng Pilipinas sa isang submarine project is about 70 billion pesos, no? Mm-hmm. Pero ang offer na nakita ko from the French group, yung naval group, and sa Spanish shipyard na Navantia is about 100 billion pesos. Pesos. Oh, pero kasama na diyan yung paggawa ng submarine base. Okay. Okay. Yung may French, logistics ano pa? Oh, meron. Yeah. Saka training, no? Mm. Kasi it will take about 10 years to train a submarine crew. Yeah. Yan, matagal yan. At hindi biro yan, eh, kasi ito kung tayo sanay tayo na lumulubog ang mga barko natin, ito sadyang lulubog at lulutang ulit. Yan, lulubog din ito. Parang palitaw. Malaking bagay lulutang ulit. Okay. Do we have already our guest for this afternoon? Let's bring him in. Oh, sorry. Okay, he's here pala. And so for this afternoon, we have with us security analyst Professor Chester Cabalza joining us via Zoom. Sir, magandang hapon po and thank you for joining Story Conference. Yes, sir. Good afternoon. Thanks for having me. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Yes, sir. So, sorry, sir. Hindi ko lang nandiyan na pala kayo. It's okay. I've been listening to the conversation. At tama lahat ng mga pinagsasabi po. Ano yun, no? Ay, buti naman. Buti naman. But, sir, give us a lowdown here. It's been some several years na napag-usapan itong sa-submarine tayo. Tagal na, ano? As early as the late 1990s nung si... ang Navy chief nun ay si Admiral Santos, no, na naging ambassador sa Australia. He was already proposing for the Philippines to buy submarines, especially after the US abandoned yung Subic and Clark, no, in 1992. So talagang naubaran ang Pilipinas, walang katulad ng bansa, kaya sabi niya kailangan ng submarino. Your choice of word. Sige, go ahead, Bok. Go ahead. So, magmula nun? Magmula nun, they have been proposing. Kaya lang, ang problema, wala tayong pera. Uh-huh. So, mahina ang ekonomiya natin. So, I think it was only during the time of President Aquino when this was brought up again. Kasi medyo maganda na ekonomiya. So, they proposed, no, sa Second Horizon, actually, dapat pumasok yung submarine project. No? Between 2016 to 2022. Yeah. But let's ask Prof, exactly how significant is it to have a submarine or a submarine force? Kasi for some people might not find it as sexy as having an aircraft carrier or having a battleship. Wala na battleship ngayon. Wala na. A frigate. World War II. You know, one of those things. Versus a submarine that's black, sleek, and mostly out of sight. Okay, let's look at the advantages of having a submarine, no? First of all, of course, no, it boosts the confidence, particularly that we are transitioning from internal security to territorial defense. No, this is very important when we have external defense where you have to procure sophisticated technologies such as submarines. We already have the BrahMos missiles for the Army, and this time around for the Navy and Marines, we will be having the submarines. Now, secondly, yung self-reliance defense posture, of course, that is very important. And as what you have mentioned earlier, no, among the middle powers in Southeast Asia, we're the least to have a submarine. No, Myanmar, which is not a major Southeast Asian country, has two submarines already, no, coming from Russia and China. Imagine that, they have invested on that. But for the Philippines, I think it comes timely because of the collective deterrence that we are signifying also in the Indo-Pacific region, no? Lalo-lalo na pinapalakas natin yung alyansa natin with like-minded countries, and here they come offering us different packages on how we could engage with them and, of course, bring about that submarine program with us, no? And thirdly, of course, no,
this is important, particularly that there's a recent pronouncement coming from President Marcos, no, for the third leg of the revitalized military modernization. No? Mm-hmm. This will focus on the external defense. Tama po kayo, no? Panon pa ni President Aquino ito, and especially during the dapat parte ito ng second leg of the military modernization. But what happened in the past administration, instead of buying a submarine, mas pinili nila bumili ng apat o walo atang corvette ships, of course, for maritime domain. I think that was the intent. But all of a sudden, I think this is the best time for us now to have these submarines. No? It's like having an embassy at sea. Yun ang tawag natin dun sa submarine warship. No? So it will help us. Tama po kayo dun sa A2AD, yung area denial natin, sea denial. This is very important, at least para mahirapan din yung mga aggressors natin to come in to our maritime domain. Professor, hindi kaya kasi nung panahon ni Pangulo Duterte, nag-focus sa internal security para tapusin yung insurgency? Yes, po. Tama po kayo, no? Nakita natin dun sa national security policy niya, nag-focus siya on insurgency and particularly on the Muslim secessionism, kaya nga nabuo yung barn. No? I think that was the intent of his national security policy. And I think we saw a sudden shift in the Marcos's national security policy, where it is external looking. Mm-hmm. I think this is the most ambitious so far when it comes to looking outside. Medyo nag-iba yung paradigm shift natin ngayon, which is timely because of the geopolitical importance of our country and what is happening also in the region. I think it was also a call for strong deterrence because of our current squabble in our maritime territories in the West Philippine Sea. Mm-hmm. Pero, Professor, can we afford the 2 trillion peso modernization plan, yung third leg? Mm. Kasi ang laki-laki. Yes, malaki po yung ano, no, yung budget na nilaan nila. But there was a study, I presented the paper recently, there is this one study that showed na sa ibang bansa kasi magkatugma yung military spending nila dun sa ekonomiya ng kanilang bansa. But mm-hmm. in the Philippines, what we have seen is that maliit pa rin yung military spending natin despite the booming economy, kasi in our constitution, it says that, of course, no, the priority would be education. No, yun naman yung nakalaan dun sa ating constitution. So, compared to other Southeast Asian countries or to other major countries around the world, maliit pa rin yung budget na nakalaan for our military spending. No, but this only shows the prioritization. No, we're doing shopping this right now because, of course, we can afford now because of the state of the economy right now. But at the same time, we have to be pragmatic also. Ano ba talaga yung dapat natin bilhin, no? I think it's very clear right now because we are transitioning to external defense, which I think that's the reason why we are buying sophisticated technologies such as submarines, missiles, and of course, no, it should be a multi-domain purpose also, because of course the future war tells us that it's not going to be a naval war only, no? This is going to be a multi-domain attack, which we have seen in the Russia-Ukraine war and in the recent Israel-Hamas war. No? So, iba yung makikita nating digmaan din, lalong-lalo na, especially in our region, in our backyard, where we will be seeing the strongest countries that will be waging war. So, I think this is a welcome addition to our asset, which is very important right now. Because, of course, no, right now, ang standing ng Pilipinas sa Navy in the world is we are number 25. Once we buy these two submarines, I'm quite sure tataas pa yung confidence and ranking ng Pilipinas. We will go up for perhaps number 20 and above. No, it shows the strong deterrence of the country and, of course, the defense posture that we are expecting from our military. And it's also compatible kasi nga, lalong-lalo na ang armed forces natin, pinagkakatiwalaan ngayon ng bayan, no, ng mga tao, ng mga Pilipino. Remember, these are public investments. We are using people's money. So kinakailangan talaga na maging transparent tayo sa publiko na we are buying the submarine because there is a reason for
using it because of the insecurities that we are seeing in the West Philippine Sea. Mm-hmm. Professor, si Secretary Teodoro has proposed that our defense spending should be about 2% of our GDP. Kaya-kaya yun? Nasa galing ng mga lawmakers natin yan, no? Kasi what we have seen in the originally, let's try to look at the precedents in the past, no? Like when President Ramos, he was the first one to propose for the military modernization. It took time, 7 years sa mga lawmakers natin yan, no? 10 years yung program niya. 7 years na sa Congress yan. And that's the reason why sabay-sabay kasi tayo ng China na military modernization eh. Because at the time, we have the 1995 mischief thief. Hindi pa ganun kalakas ang China at that time. No, nagka-karaoke diplomacy pa lang tayo noon with Jiang Zemin and President Ramos. So, both countries started to do the military modernization. Ang bilis ni China because China, the People's Liberation, have their own funds. Unlike in the Philippines, we have to ask the Congress have it justified by the COA, saka tayo bibili, no? So, ganun yung sistema natin. So, natagalan 7 years, sayang yung 7 years na yun, yung 3 years doon lang na-implement yung military modernization natin. So, that's the reason why it took time, and then during the time of President Aquino, doon ni-revive yung military modernization. That's the reason why you have the three legs there, no? Three phases. Eh, supposedly, yung third leg nga natin, dapat nag-umpisa yan last year. Eh. But we couldn't find funding and there was an election last year because of the transition in the administration also. Kaya nga, ngayon lang nabuo. So, it's a 10-year project. So, malilit. So, aabot pa ito sa next president. No? Kasi mga 2030 pa ito or 2030, 2024. So, 2034 pa matatapos itong third leg na ito. No? So, maraming pwedeng mangyari pa dyan, and definitely most likely the main problem there, I think yung pagkuha ng loob sa mga lawmakers, we can get that now because they have seen the developments in the West Philippine Sea and they think it is rational to have that kind of budget, no? Pero ang nakikita natin ngayon, since we saw the swarming of the like-minded countries, no? Kasi ang nagbebenta dyan, you have France, France, Spain, and then Spain, South Korea, I think, and Italy, they wanted to sell their armaments to us. I think tingnan din natin yung sino ang, alam naman natin yung batas natin sa procurement law, sino ang mura, efficient ba ito. But I think I've spoken to some French diplomats and generals, admirals. Ang sinasabi nila, they are offering good packages for the country para hindi tayo mahirapan. I think that's what they did also to some other middle powers in Southeast Asia. Alam ko yung Malaysia, yung kanilang kinuha is from the France, no? It's from the French, yung Scorpion ata nila. Yeah. So I hope we can get a good deal also with our partners. Pero Prof, are we ready for the kind of commitment that it would take to not just purchase the submarines but to maintain them? Kasi unlike for example tanks or trucks or rifles, right, ang right. Submarine hindi mo pwedeng next year mo na i-maintain yan kasi you have a leak and alam there niyo goes po, the entire ship. Alam sa faculty pa ako sa National Defense College, no, usap-usapan na yan, and I think many of our sailors were already training in France, so yung mga sailors natin from the Navy and Marines makakatas na yan magsalita ng Pranses dahil nga pinadala sila sa France to study because it should jive, no? When you buy an ammunition or sophisticated technology, it should jive with your human resources. So ititrain mo rin sila, no? Hindi yung bibili ka tapos saka mo ititrain, dapat sabay yan. So I think there's no problem with the that's the human resources, sir. But what about pinadala na natin yan sa Indonesia, sa Korea at saka sa
sa France. What about, sir, ano, yung ready for that. Yung spare parts, like I suppose parang sa aeroplano, like in aircraft, you have a limited number of hours of usage before you have to make a replacement. Logistics, or you have to buy a replacement. After sales. Otherwise you have to ground the aircraft. In the same way na sa submarine, di ba? It goes under the sea. If the smallest problem, baka nilumutang. You had like the Thresh and the Scorpion, USS Thresh and the Scorpion, di ba? Something as simple as yung pagkaka-welding ng pipe caused the entire submarine to fail and right. I think kasama yun sa package. What I've heard from my former students who are now Commodores in the Navy, sinasabi nila kasama na rin yun sa mga package, no? That's the reason why it's very important when you deal with countries, no? This is part of naval diplomacy. When you buy something, kailangan may diplomasya pa rin dyan kasi makikipag-usap ka kung paano yung maintenance. May kasi after sales, some countries, even the US, no? Nahirapan tayo sa pagbili ng kanilang mga gamit kasi may mga restrictions din sila, no? Especially during the past administration where we had we tried to pivot to China and of course to Russia. Medyo may competition diyan sa market din, military market din, kung sino yung mga kaninong bansa tayo nakikipag-ugnayan. I think it should follow the rule, no? Kaya nga ang may tinatawag tayo na international defense and security engagements. Tinitingnan natin yung hierarchy of countries, sino yung allied countries natin, sino yung strategic partners natin, kasi kailangan nating i-back sila dahil dun tayo kukuha o bibili ng mga gamit sa kanila. Because it's so hard for us to buy something, especially if it's very expensive, tapos yung mga parts hindi mo rin makukuha sa kanila kapag nasira. Unang-una, iba yung lingwahe. Pangalawa, iba yung technology. Pangatlo, ayaw nilang magbenta minsan kapag nasira. So those are the things that we have to consider also when buying expensive armaments such as submarines. Bok, sige lang, one more. Pero sir, I understand what you're saying, but you're also talking in terms of what is ideal or what should be happening. You're talking about in terms of what should be the attitude. But in the end, of course, decisions like these will have to be funded not just this year or next, but 5 years, 10 years down the line by Congress, by people who hold the money, the purse strings. Do you think that our leadership would have that kind of commitment to, you know, to continue funding these things? Kasi Indian nga. Actually, Indian, yung mga binibili natin, multi-year funding yan. Kasi hindi naman pwedeng isang pagsakan na dahil mahal eh. Tamang-tama po. Yeah, I agree with you po. That's the reason why this should be part of the discourse during campaign seasons. Like say, for example, magkakaroon na naman tayo ng election next year, no? Dapat parte ito ng diskurso ng mga conversations natin. Because of course, many of our lawmakers also are not aware of these parameters, no? Itong mga politics of naval diplomacy also. So we need them also to, because of course, no, sila yung mag-approve ng budget natin, particularly on defense and security. So they have to be informed of the nitty-gritty of this, no? Kasi hindi po barya-barya yung pinag-uusapan natin. These are people's money, no? These are part of the public investments. So of course, no, sanga-sanga po yan. We need all the lawmakers who have appreciation for national security, and at the same time we should continue with our diplomacy with like-minded countries who would help us to modernize our armed forces, no? So parte po lahat yan ng proseso, and we should be tact and of course, no, precise and also strategic in terms of our engagements with them. Professor, meron lang ano, isang school of thought, no, sinasabi nila because of what is happening in Ukraine, nag-iiba na yung tempo ng war. Parang mas kailangan natin drones, unmanned sea at saka air equipment. What do you think of that? Yeah, yun nga po ang sinasabi ko. Ang tawag po nila doon yung multi-domain war. Kasi
In the military, lima na ngayon yung domains, no? Meron kang land, air, water, space and cyber. Mm-hmm. No? Dumagdag na yung cyber ngayon, no? Which we saw in the recent Israel-Hamas war, yun din yung ginamit nila, multi-domain. Most likely, pag nagkaroon ng giyera sa Taiwan Strait or sa South China Sea, dahil yung mga mayayamang bansa nandito, like China and the US, Japan, Australia, Korea, and the middle powers of Southeast Asia, technically, mas sophisticated yung technology na gagamitin nila. And of course, it's not only the swarming, kasi nakita natin during the time when House Speaker Pelosi visited Taiwan, no, nagkaroon na ng swarming, no, formation of swarming yung China dun sa Taiwan Strait. So I think this is not new anymore. We've seen that a lot, even during the Marawi siege in Mindanao, nagkaroon ng swarming of nagkaroon na rin, gamit na rin nila yung mga drones. So parte na po talaga yun, no? And I think the most deadly that we will be seeing will be the cyber. Kaya nga naging parte na rin ng mandato ng AFP na ilagay na rin yung cyber security sa kanilang pag-aaral ngayon, pati sa budget natin, no? That's the reason why we are thinking of the multi-domain war right now as a preparation for whatever eventuality that will happen to our corridors and in our own backyard. Mm-hmm. Bok, kambyo lang ako. Kambyo ako. Security issues pa rin, sir. Sir, Prof, security issues pa rin. Well, something came up over the weekend, ang panukala ng dating Pangulong Duterte, bumukod ang Mindanao sa Pilipinas. Of course, it's a radical idea, but it's not the first time that something like this has come up. You've had the MIM of Ruben Canoy, and of Udtug Matalam. Actually, it used to be Muslim Independence Movement. Eh. But anyway, sir, I was just wondering lang, kung anong, number one, if ever matuloy yan, anong implikasyon yan in terms of our security? I think it contradicts dun sa mandato ng ating dating presidente, especially in his national security policy, where he focused on the whole of nation, whole of government approach, mm-hmm. para nga mabuo yung BARB, no? Because the reason why he ended up with the NTF LCAP, kasi nga lahat ng sanga ng gobyerno nagtutulungan dapat, and also the people within. And now, with the proposition na hihiwalay si Mindanao, eh nawala na yung whole of nation concept natin na pinropose ng dating presidente, no? And I'm just worried because we are looking also at the larger, greater geopolitical scenario here. Because, of course, let's admit, nag-pivot ang dating presidente sa China, and we see that he has closeness with Beijing. Right now, ang ating gobyerno, nag-pivot tayo to our traditional ally, that is the United States. And we know the closeness of Marcos with Washington. So assuming Mindanao separates from Visayas and Luzon, magiging buffer zone kaagad ng China yung Mindanao, kasi nga with the influx of support and pwede kasing magkaroon ng support coming from China to Mindanao, economically speaking, politically and strategically speaking, that could happen, no? So that's interesting. That means that it would endanger the national security of Luzon and Visayas of the Philippines. And I think doon sa ating national security policy under the Marcos administration, yung ginawa last year ng August, number one is the sovereignty and territorial integrity. So, tingin ko, hindi pa payagan yan eh. Hindi po. Ang mangyayari kasi niyan, there will be referendum from the United Nations. Di ba yung Saba, ganun din ang ginawa natin noon. Nagkaroon ng referendum. Mas pinili ng mga taga-Saba noon na mapunta sa Malaysia. So that would entail a lot of cost. And secondly, it defeats the national defense. Kasi nga, yung national defense mo controls Luzon, Visayas, and Mindanao. Mm-hmm. And also, you have to ask the referendum of the people from Mindanao. Remember, in Mindanao, there are tribe people there, no? The Lumads, the Muslims, and the Christians. Majority of the people in Mindanao are no longer Muslims, but Christians. No? E paano kung gusto ng mga Kristiyano, gusto pa rin nila din sa Visayas and Mindanao, Pilipinas buo pa rin. So, it would create a lot of civil war, no? Another Marawi siege or another Zamboanga standoff.
And we could not afford that because right now, nag-uumpisa pa lang yung Bangsamoro, no? And binigyan nga natin ng BARF para magkaroon ng substitute doon, yung pala buong isla pa lang gusto nila na makipaghiwalay sa Pilipinas. I don't think that will not that will work, no? That's unimaginable right now. Na masisira yung consciousness natin that the Philippine archipelago belongs to Luzon, Visayas and Mindanao, no? Professor, yun po ang nakikita natin. Yung ating army, no, out of 11 divisions, 5 ang nasa Mindanao. Tama po. Tapos plano pa ng ating gobyerno magkaroon ng EDCA sites sa Mindanao. Mm. Meron ang abong EDCA sites yung nasa Cagayan de Oro. Ah, yes, yes. Oh. Meron na doon. Meron doon. That's the reason why it's really impossible to do it. Because if you ask the people from Mindanao, definitely they don't want to happen that, no? Mm-hmm. Kasi meron ka ng BARM doon that defeats the purpose of a substate. Mm-hmm. At majority of the people in Mindanao are Christians and Lumads. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Hindi mo payag si Manny Pacquiao. Kasi Senator Sabini. Pero Prof, you know what? I really find fascinating yung binanggit niyo, if I'm getting you right, na ang laki ng geopolitical impact kung sakaling mag-secede yung Mindanao. Kasi... may China factor. Yeah, assuming that Duterte has full control over Mindanao Republic, assuming that that's the case, then China could potentially have a foothold a physical foothold in what used to be ano. Tutulong sa kanila sa ekonomiya nila kundi China. Although nandun sa Southern Corridor yung Indonesia, Malaysia, and Brunei. And I don't think those countries, Indonesia, Malaysia, and Brunei, will support it. Kasi archipelagic countries, lalo-lalo ng Indonesia, archipelagic country yan. So ayaw rin nila na maging China model sa Indonesia. Yun. And especially for ASEAN integration. No? We're talking about ASEAN centrality. 11 countries na nga yung meron sa, ano, sa Southeast Asia. No? Ayaw natin mangyari na maging 12 pa ito, no? And I think ASEAN will dislike that idea. Mm-hmm. Kasi especially for Indonesia as a de facto leader of Southeast Asia of ASEAN, no? May experience kasi sila diyan, no? Sa East Timor. So that was a bad experience for them. If they will support that the separatism of Mindanao, I think kikilos ang Indonesia. They will not support it. Even Malaysia as the prime mover for peace process in Mindanao will not support it. Lalong-lalo na ang Brunei kasi napakaliit ng kanilang ekonomiya. No? Saka yung Indonesia is fighting yung secessionist. In terms of the logistics, the political ideology, and of course, the referendum coming from the people. And then you have, of course, you also have the internal issues of security. Sabi nga ni Manny Mogs, of the 11 divisions of the army, you have 5 divisions in Mindanao. So if Mindanao breaks off, then you have to pull out those 5 divisions, leaving a huge vacuum. Mm. Yes, and if that happens, magkakaroon po ng civil war. Another civil war will happen. I think kawawa na ang Mindanao because we've seen already the Marawi siege, the Zamboanga standoff. We cannot afford that to happen to the promised land in the Philippines, no? Because Mindanao is a promised land, no? It has a lot of resources. You have the island is composed of heterogeneous people from the Lumads, the indigenous peoples, Muslims and Christians. So it represents the mosaic of multiculturalism of the Philippines. So I don't think this will prosper, and I don't think people, Filipino people, will support her. There will be strong resistance coming from Mindanao itself, especially coming from Visayas and Luzon. Prof, ako, last question, Prof. When you say kanina, when you said kanina na there's a potential to have civil war in case matuloy yung secession, could you be a bit more specific? What kinds of interests, what kinds of groups would be involved, what's the balance of forces? Oh yeah, definitely. Nakita kasi natin in the case of Marawi siege, no, very tribal kasi yung communities, no, and we know that Mindanao is complex in terms of the composition of the people. If that happens, definitely, the Lumad will not accept it. Baka sila yung kumontra doon. They will form their own organization. Hindi pa tapos yung New People's Liberation, NPA doon, yung insurgency problem doon. So definitely,
watak-watak yan. I'm quite sure there will be forces coming from the outside. Definitely, interventions coming from China and the US. We will see definitely some forces on that part, asaka yung ASEAN. So definitely, it's going to be complicated, no? Yung civil war, sometimes nakita kasi natin sa Marawi ang naging ugat nito is the cultural factor, yung Rito, and of course the Tausug versus the Maranaos. But this time around, it's going to be the tri people, no? The Dumads, the Christians, and the Muslims, no? Iba-iba yung kanilang paniniwala and political ideologies and leaning. I don't think it will prosper because it shows the heterogeneity of the island, and also the of course, no, we cannot afford it because Mindanao is poised to be the promised land of the Philippines because of its huge resources, and of course, no, yung potential for economic hub, no, we cannot afford that to happen. Mm-hmm. If in case a civil war breaks out, even ASEAN will of course, no, will not support that also because natatakot sila kung yun ang magiging modelo later on. Remember that many countries in Southeast Asia are also archaeologic in nature. So I think in a civilized world it will not happen, no, because of one family or because of this political feud that we are experiencing right now. We have to remember that ilang taon na ang Pilipinas, no, 120 plus na ang Pilipinas, no, yung national consciousness natin dapat matibay na. Buo, dapat yung paniniwala natin, nawawala na nga yung Saba at ang West Philippine Sea natin, dadagdag pa ang Mindanao. So we cannot afford that to happen, no? Okay. We have to remember that the Philippines, no, is now a middle power trying to tell to the world that we are civilized because of the hate voting, no? Doon naniwala yung mga ibang bansa sa atin dahil magagaling ang mga Pilipino pagdating sa pag-explore ng mga batas natin. And if they see that Mindanao separates from Luzon and Visayas, I think we will see a lot of disappointment coming from the international community. Okay. So, Professor Chester Cabalza, maraming salamat, sir, for joining us this afternoon. Fascinating discussion. Thank you very much, sir. Thank you. Ingat po. You are watching StoryCon on One News. We just need to pause for a quick break. We'll be back in a bit. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.
This is the Story Conference Group or the StoryCon Group. The stories that are the headlines, the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Conference. I'm Ed Linga with One News Editor, Mr. Manuel Mugato. Iyan. Bok, magbalita tayo sa hearing sa Davao. No? Nasa Davao si news correspondent Rainier Pawid. Rainier, anong latest dyan? Manny, Ed, tuloy-tuloy nga ngayon yung hearing dito sa Davao City para naman ito. Dito nga sa kinu-question ngayon na peke umanong people's initiative na pagpapakalat o pagkuha ng pirma sa mga residente rito. Sa ngayon, mas maraming witness na yung humarap dito at lahat nga sila ay taga Davao City at sa Davao de Oro. Ngayon, Manny, Ed, ang nakikita natin ay iba-iba yung lumalabas na halaga nung tab na nakuha nila kapalit nga nung pirma para sa People's Initiative. Meron tayong mga nakausap na coordinator na hindi rin nila alam kung paano ipaliwanag yung mga pinapirma na form. Pero ayon dun sa mga pumirma, malamang sa malamang hindi nga nila pipirmahan yung EI form kung hindi sila napangakuan ng financial na ayuda. Yung iba, nagkakahalaga ng 4,000 pesos kada buwan at hanggang 6,000 pesos. Pero yung ilan sa mga kababayan natin dito ay nagtataka ngayon no, kung hanggang kailan at kailan nila hihintayin yung pagdating ng mga ayuda. Isa sa pangunahing pinupuntirya dito ngayon ay itong PBE party list na siya umanong nagpondo para nga dito sa mga coordinator. Dahil itong mga coordinator ay nakatanggap na ng paunang bayad. Yung isa nagsabi na pagkakuha pa lang nila ng PI form o nung pitirmahan nga na papel ng mga residente ay binigyan na sila agad ng 1,000 pesos. So ang kailangan nilang makalap na firma ay 200 na firma kapalit nga yun ng certain na halaga na nagre-range sa 4,000 to 6,000 pesos. Ed, Manny. Quick question lang. May gusto nang linawin. I suppose ang gustong makuha nila ng malinaw na sagot o ma-establish ay, number one, klaro ba doon sa mga pumirma kung ano ang pinipirmahan nila? Malinaw ba sa kanila kung ano itong issue at ano ang kanilang pinagsasang-ayunan? O blanco lang na papel na pipirmahan nila. O kaya walang paliwanag. Okay, hindi nila naintindihan. Number one question yun, kung naintindihan nila. Ang number two question ko, isudot ko na yun kasi baka pwede mong sagutin na sabay-sabay. Number two question ko is, malinaw ba sa kanila na quid pro quo? Kumbaga, pirma kapalit ng pera at kung walang pirma, walang pera o ano lang, o goodwill money lang kung niya. Goodwill money lang yung, ano, yung pera. Ed, Manny, dito sa ating mga kapatid nga dito na pumirma, hindi malinaw sa kanila kung ano yung pinirmahan nila na dokumento. Dahil mismo yung mga coordinator sa barangay na nagpirma sa kanila ay tangi lang nasabi ay para lang baguhin daw yung konstitusyon nga ng bansa. Pero more than that, ay hindi na nila na ipaliwanag kung ano ito. Okay. Pero Ed, ang gusto lang nila talaga, kaya nila pinirmahan ito dahil na may katumbas ito na pinansyal na ayuda kada buwan daw. Kumbaga, kung walang pirma, walang ayuda. Yun ang malinaw sa kanila. So, kailangan kayong pumirma. Otherwise, wala kayo talagang datong. Oo, kung walang pirma, walang pera. Maliwanag ba kung ano yung mga programang sinasabi na ayuda? Yung ba'y Tupad? Yung ba'y DSWD? Yung ba ay Department of Health? Oo, no. Ed, ito nga yung masaklap sa ngayon dahil parang sinugarcoat nga yung mga programa under daw doon sa ICE ng DSWD. Ito yung assistance for individuals in crisis situation. At yung mga individuals na in crisis situation. Pero sinabi rin na may mga programa under Tupad. Pero sabi nga dito, mismo ng mga senador na nag-convene dito, ay hindi ganyan ang tamang proseso para makuha itong mga programa na ito. And Manny, dagdag ko na rin no, na yung isa sa mga nilinaw na simula ng Lunes ay itinigil na ng Commission on Elections Region 11 yung pagtanggap ng mga signed documents o yung mga kinalap na signature. Alinsunod na rin yan sa Commission on ANPA.
Ay, Renyan, yung bang mga kumirma na nandiyan sa hearing, saang distrito sila sa Davao City? Sila ba ay under sa distrito ni Pulong? Mali, sila ay under ng District 1 at District 2. So, naging hybrid itong hearing na ito dahil nga in some parts of Davao ay binabaha pa rin ngayon. No? So, sila ay pinili pa rin nila na mag-join via Zoom. Mm. Anyway, oh, Oriel, bring on sa, no, sa ayuda, sa tanong ng ayuda. Kasi generally, if you're talking about government ayuda o pera ng taong bayan na binamimigay ng ayuda, meron yung strict parameters para mag-qualify ka. Whether it's for AICS, yung Assistance for Individuals in Crisis Situations. Meron yung parameters eh. At hindi kasama sa parameters yung pagpirma. yung pagpirma. May ibang parameters yan. Ang tanong ko lang, may iba bang prosesong ginawa para i-qualify itong mga to bago sila bigyan ng ayuda? O quite simple lamang, pumirma ka, bigyan ka ng IKEs? Naku Ed, ito nga yung mahirap dahil parang mabilisan lang ito na pagpapirma dahil yung ilan sa mga account ng mga testigo dito ay sinabi nila na pagkabigay nga sa kanila ng form ay minamadali sila ng mga coordinator o yung mga kukuha ng firma na kailangan within the day ay matapos nila yung barangay na tinoka nga sa kanila. Mm-hmm. Hindi kaya mga kamag-anak nila yung pumirma dyan? Kasi mas madali yun, di ba? naging usapin din nga yung pagpapapirma kung kani-kanino na lang at naukat din dito yung pagpo-forge nung pagpirma. Meron pa raw na nanghihikayat doon sa mga coordinator na tignan na lang yung pangalan doon sa master list nung Commission on Election at kung ayaw, kung hindi makuha sa pamimirit ay i-forge na nga lang o gayahin yung pirma. Okay. Ngayon. Ikaw, Bok. Oh, okay na. May pahabot na lang ako. Bok, huling tanong na lang. Nalinaw ba at naging klaro ba at na-establish ba kung itong mga namimigay ng ayuda ay mga kawani ng gobyerno at kawani ng mga departamento? In other words, na-establish ba na number one, ito ba'y pera ng taong bayan? Number two, ito ba'y bahagi ng opisyal na programa ng gobyerno o ng departamento? At number three, ito bang namimigay? Are they doing it in their official capacity? Kasi in which case, they should be held liable for, graft? Yeah, wala na kung barangay, captain o barangay kagawad. Itong mga namimigay na ito ay sinabi nga nila na hindi nila function ito nga pagpapapirma. Kaya sila nandito ngayon dahil tinututulan nila at gusto nilang bawiin yung mga pirma ng kanilang mga nasasanggupan. Pero speaking of funds, ang sinabi lang dito ng mga testigo ay pare-pareho sila na yung pondo ay galing nga dito sa puwersa ng bayaning atleta o PBA party list ni Congresswoman Mick Nograles. So ngayon ay pinipilit pa rin natin kunin yung side naman ng PBA party list dito nga sa mga paratang or statement ng mga testigo ngayong araw. So hindi pinatawag sa public hearing si Congressman Nograles? So far, pinapa-expedite, mapapunta siya rito, pero hanggang ngayon, no, Ed, 2 hours na simula nung pinatawag siya ay wala pang update kung makakarating nga ba si Congresswoman Mick Nograles. Okay. Maraming salamat, Renier. Renier Pawid ng News 5, reporting live from Davao City. Okay. Well, what's the lead today in our show? So we're bringing in One News editor Jovenel Francisco, who joins us now via live. Joby. Ito, Manny, dapat iimbitahan ka namin dito dahil submarine talk dapat tayo. Pero okay na, napaliwanag mo na maingi dan sa story ko. Hindi naman sandwich yan. Will echo. Hindi, hinintay ka ni MJ Marfori at saka ni Maricel Halili. Oh, magpapasandwich ka raw. Sabi ni Ed Sopaw daw mamaya for you. Ayun. Sabi niya sa elevator, talagang binuko ko Ed na may surprise ka sa kanyang Sopaw. Hindi ako napagbabili. Sensya ka na next time na lang. Asado. Yeah.
Okay. Mga Bok, tale of three women tayo ha, ngayong hapon. Parang ito yung tinutumbok ng mga newscast after your program, Frontline, STL, pati ang The Big Story. Tale of three women kasama dyan. Of course, yung kakabalita lang sa inyo, Rainiel Pawid, na events doon or yung nangyayaring investigasyon ng Senado sa Davao kung saan ay kayo natitingnan yung ayuda kapalit ng pirma, basically yung kanilang tutumbok doon sa kanilang investigasyon. Yung second na babae na pag-uusapan natin ay si First Lady Lisa Marcos Araneta. Lisa Marcos. Oh. Lisa Marcos. Ano? At ito ay dumalo doon sa pension distribution kanina sa DSWD. Na incidentally, ay nagse-celebrate kasi ng kanilang 73rd anniversary. So, ang kaya ko ito inilagay kasi matutuwa si Tito Manny. Ang mga seniors, from 500 pesos, 1,000 yung pension. So kanina yon parang kick off nung distribution nung bagong rate ng pension. Doble ah. Talaga? Teka, paano kumakuha yan? Kasi senior na ako eh. Kasama ka dyan. Oo. Kasama ka dyan. So kanina yung parang ceremonial kick off nung distribution yan. Monthly, di ba, Tito Manny? Monthly, oo. Iwalay pa sa ano yan, SSS. Correct. So yung third na babae na i-discuss ngayon ay si VP Sara Duterte na pumunta ng Cebu kanina para naman doon sa kick-off or signing ng agreement na Cebu na ulit, which by the way is a vote rich province. 1 million voters. Sila ang mag-host ng palarong pambansa again, ano, pero matagal na panahon na hindi. So babalik sa Cebu ang palarong pambansa. Usually DepEd naman talaga ang nagli-lead niyan. So VP Sara was there for that signing at gusto siya ma-interview ng ating mga kasama sa media. Hindi daw nagpa-unlock Tito Manny and Ed ng any interview. So hanggang ngayon ang kanyang mga say sa political issues ay based pa rin doon sa kanyang statement na official kahapon. Okay. Hindi pa siya natanong, Joby, no? Na kasi may napanawagan si dating Senator Sanitary Llanes na siya ay magbitiw na sa DepEd. Kasi nga, yes, medyo awkward na situation. Tatay niya, binabanatan sa presidente. Tapos siya, nagpag-holding hands. Yung parang isa yun sa mga gustong tanongin ng mga stringers kanina. Hindi nagpa-ambush interview. So wala pa tayo nakukuha additional statement from her original official statement from yesterday. Okay. Tito Manny. Salamat. And Ed. Of course, we're also looking into the statements made. Kasi parang last day na niya today dito sa Manila, no, or sa Philippines nung UN rapporteur, ano, Tito Manny. So, yun lang kanyang mga naging pahayag po sa NTF-LCAC yung dine-develop ng mga newscast and other programs for tonight. Pinapabolis nung UN rapporteur yung NTF-LCAC. Ito man, pinapaalala sa akin dito ni MJ Marfori na dapat abangan nila ang STL dahil meron siyang update tukol kay Katrina dahil pumirma na sa Star Magic ulit. Kala ko nagkabalikan. At least for another contract. Hindi ba nagkabalikan? Sino yung kanila team? Si Daniel. Petando? Hindi, Padilla. Kumanta pa nga, politiko diba? Na yung sinasabi mo, Ed Linggaw eh. Sino yung artista? Ano yung kinanta ni Daniel Padilla sa Davao? Huwag na natin mag-usapan mo bakit ito. Matotrouble tayo dito. Anyway, tapos abangan din po ninyo ang mga balita sa Frontline tungkol naman sa nagaganap na Manila International Film Festival. Meron sariling awards night yun. Ano? Tapos alam natin ang ating pelikula sa MediaQuest na Gomburza ay nagkaroon ng additional dates of screening dahil ito ay ni-request ng ating mga kababayan or ng PhilAM, ng mga PhilAM doon sa California. Hollywood, oo. Okay, bitawan natin si Jovenel Francisco at mga paghanda na siya sa kanyang sariling programa. STL. Maraming salamat, Jovi Francisco. And those are the stories that are the headlines.
The stories behind the headlines. I'm Manny Mugato. I'm Edlin Gao. Join the story conference again on Monday at 4 p.m. Happy weekend. Good afternoon. This is the Story Conference Group, or the Storycon Group.